Okay, Halloween in light of the Bible, put on the whole armor of God. Yan po yung mensahe natin ay title po sa gabi nito. Okay, makikita po yung ating main text sa Ephesians 6, 10 to 20. Basahin po natin. Magsasalit-salitan po tayo. Mauna po ako. Sumunod po kayo hanggang pagdating natin sa 20, sabay-sabay po tayong magbasa. Okay po? Okay. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against the flesh, against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the ruler of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness. And your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. And take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. And for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. Sabay-sabay po tayo. For which I am an ambassador in bonds, that therein I may speak boldly as I ought to speak. Kahit po'y mananangin, bago po tayo magpatuloy. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa gabi nito. Salamat, Panginoon. Patuloy na paalalaanan mo kami, Panginoon, ng iyong mga salita. Kung ano, Panginoon, ang nagiging o nangyayari, Panginoon, sa aming mga paligid. Salamat, Panginoon, sa liwanag ng iyong mga salita, Panginoon. Hindi nyo ito pinago sa amin kung ano ang mga nangyayari ngayon. Currently, Panginoon, marami po ang nagse-celebrate ng Halloween. Panginoon, busy ang mga tao. Panginoon, ang sandibutan ay busy, Panginoon, dito sa gawain nito. Patuloy, Panginoon, sana makita namin, Panginoon, sa inyong mga salita kung paano kami tatayo, Panginoon, sa gitna ng mga kaguluhan, Panginoon, sa gitna ng kaitiman, Panginoon, ng mundo nito. Salamat mong muli sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Okay. Okay. Punta naman natin yung history ng Halloween. At tatakotan ngayon ng Halloween natin. Okay. Nung bata ako, may hindi din ako sa mga katatakotan. Meron mga palabas dati sa channel. No? Every Friday yan. Ano? Meron pang isa yung... Yung English na yun. Meron mga Tagalog, yung mga okat-okat, mga ganun, tuwing Biyernes yan. Gabi ng lagim yan naman sa mga napapakinggan naman natin yan sa mga radyo. Pero hindi ako ng mga ganun eh. Ano sa akin yan, medyo off ako sa Tagalog. Kaya yung mga pinapanood ko yung mga, ano ba tayo, umutang ko yung pamagat mo. Okay. Pero English siya, no? Na talagang pag pinanood mo siya, parang mapapanaginipan mo pa siya pag natulog ka. Twilight Zone. Twilight Zone. Mapapanaginipan mo pa siya pag ka nakatulog ka na. Kung ano yung pinanood mo, no? Tapos meron pa rin yung nagkaano sila ng posporo, tapos doon mag-start yung kwento ng ano. Para sila merong nakabilog sila, tapos merong bonfire, tapos may magkikwento doon. Okay. Ngayon, nakapasok yan sa atin, ano? Sa States, palasak na yan, ano? Ibig sabihin, parang normal na sa kanilang Halloween. Na sinaselebrate pa nga nilang Halloween,
yung sa Christmas. Okay? Magkasunod kasi yan eh. Sa October 31, yung Christmas, December na. Actually, pagpasok ng November, festive na, lalong-lalo na sa Pilipinas. No? Mas tinitingnan natin yung Christmas, parang pre-Christmas yung Halloween dito. Yan yung pre-Christmas. Parang pagkatapos niya na Christmas na talaga kasi hindi, nakakalimutan na natin yung mga patay. Pero ngayon, naka-focus yung mga tao sa mga patay. Okay, tingnan na natin yung history ng Halloween. Okay? Sabi dyan, the Halloween, ipi-play ko na lang, no? Para mas maano natin. Sabi dyan, yan daw yung Halloween. Ito ay sa tinuwa ko sa History Channel. Okay. Play ko na lang ito para kita nyo na lahat. Malaki ako ba? Balik lang na. Ito ang sounds. Meron ba lakas ang remote? Meron is, ano mo rin, tag dyan? Blow up mo? Yeah, the screen. Eh, nakamute ba? Lakasan mo sa remote ba? Ages ago, when history was short and winters were dark, tribes of Celtic farmers believed there was one day a year where the season of life meets the season of death, when malevolent spirits could rise from their graves and walk amongst the living. It was Celtic Ireland, B.C., and that day was called Samhain, with a Celtic word for summer's day. On a day when so many spirits lurked, Druid priests tried to foretell whether their villages would survive the winter. Ordinary Celts lit great bonfires and disguised themselves to repel and encourage the spirits. In the 8th century, in a likely attempt to distract the Celts from their pagan practice, Pope Gregory III established All Hallows Day, the day honoring all saints, known and unknown, on November 1st. Europeans accepted the new holiday, but saw no reason not to enjoy their traditional rituals as well, and soon Samhain became known as All Hallows Eve. From there, it was a short walk to the name we all know today, Halloween. Predictably, such a heathen tradition was of no interest to America's first Puritans, and so it, like Europe, was left behind. Until the mid-19th century, when it potato famine drove over a million starving Irish and their folk across the Atlantic and into America's port cities, the ocean from home and immersed in a culture of nothing life. Their traditions began to change. The roaring bonfires shrank to lanterns carved from gourds, the first jack-o'-lanterns. And the Celts' demonic disguises became the sinister costumes of modern-day Halloween. The
origins of trick-or-treating is believed to stem from a custom known as souling, in which the poor went from home to home and prayed for the souls of each family's dead in exchange for small cakes. By the early part of the 20th century, Halloween was gaining a foothold in American institution. Mass-produced Halloween costumes became commonplace, making Halloween one of the most profitable holidays in the Halloween's appeal transcends the fighting both children and pests and adults alike. It's a day to step into costume, more jumpsuits, throw ghoulish galleys, and smear ourselves. The truth is, not even a silver bullet can stop Halloween. Kita niyo po, no? Kung saan ang galing yung Halloween, ano? Occultic, ano po yan? Ages ago, when history was short, winters were dark, tribes of Celtic farmers believed there was one day in the year where the season of life meets the season of death, when malevolent spirits would rise from their graves and walk amongst the living. Kita, no? Kita mga ano, no? Mga bata, yan ang ginagamit kaya ni Satan para maging kaaya-aya yung Halloween. Okay? Isa-aming kay Yeshua. Okay, nakita natin yung history ng Halloween, ano? Galing yan sa Europe, meron doon naniniwala sila na isang araw, no? Yung pagitan ng taglamig at ng harvest, no, yung pagitan na yon, which is 31, October 31, yung mga kaluluwa daw ay nabubuhay. Yung pagkakapaniwala nila. Yan po. Okay? Yan po ay witchcraft. Okay? Yan po ang paniniwala nila hanggang sa dumating yan sa United States, syempre, pagdating sa States, no, naging business siya. Kasi ang daming laki candy. Okay? Munta ka ngayon sa mga grocery, may mga candy doon special para sa Halloween. Okay? Pagkatapos ng Halloween, mura na yun. Okay? Ang sakit lang ipin mo at saka mamamagayang tonsil mo. Okay? Yan po ang ano niyan. Tapos mga decoration, mga costume. Okay? Ano pa yung mga ginagawa pag Halloween? Parties, pagkain, hindi mawawala yun. Makeup. Inuman, makeup. Okay, tingnan po natin kung anong ginagawa ng Halloween at sino yung mga ina-atake niyan. Okay, meron ako tatlong mga katauhan or personalidad na inaatake ng Halloween. Unang-unang inaatake niya na yan, Diyos. Okay? It's attack to God. Okay? Atake yan sa ating Diyos. Tingnan natin sa mga verses na yan, paano inaatake ng Halloween ang Diyos. Okay? Sabi dyan sa Leviticus 19:31, regard not them that have familiar spirits, neither seek after wizard to be defiled by them. I am the Lord your God. Pag sinasabi ng Panginoon, ako ang Diyos, no? Ako ang Panginoon at ang Diyos. Diyos mo. Okay? Ibig sabihin yan, He is warning. Nagbibigay siya ng warning sa atin. No? Ano yan? Authority niya yung binibigay niya sa atin. Sabi dyan, regard not them that have familiar spirits. Mababaw ka, no? Parang regard lang. No? Pero mamaya makikita niyo kung gaano kalalim yung galit ng Panginoon sa ganyan. Ganyan. Familiar spirits. Ano niyo may mga familiar spirits?
Okay? Alam niyo yung mga familiar spirits, yung diniskasa ni Pastor Tanoy, eh. Ano daw ang familiar spirit? Actually, yung mga spirito na nandito. Okay? Yan ay mga angels, bumaba sa lupa, nag-rebel sa Panginoon. Okay? Marami sila dito, one-third actually sila dito. Kung meron ka daw spiritual na paningin, para daw silang sardinas dito. Ngayon, daano ko lang yan, ano? Pero kung titignan mo, one-third na mga angels nag-rebelde sa Panginoon, ilang kadami yun? Ang daming, maraming mga familiar spirits. Kaya kahit saka pumunta, merong familiar spirits. Okay, huwag niyong i-expect na, huy, munta ako sa bahay ng classmates ko, tumayo yung mga balay ko. Kung meron talaga doon, kahit saan ka pumunta. Pero may memory verse tayo doon, di ba? Sino daw yung mas malakas kesa sa kanila? Yung nasa atin. Sabi doon. Okay? Kaya huwag hindi tayo matatakot. Okay? Ang unang inaatake ng celebration ng Halloween ay ang Diyos. Okay? Ano pa yung mga verses dyan? Sa Leviticus 26, and the soul that turneth after such as have familiar spirit, ganun pa rin, and after wizard, to go a-whoring after them, I will even set my face against that soul, and will cut him off from among his people. Okay, medyo mababa. Cut him off, ano ibig sabihin niya? Alam natin yun, pinapatay ng Panginoon. Ito na yung mas matindi, no? Directly ito. Sa Leviticus 20:27, a man also or woman that hath a familiar spirit or that is a wizard shall surely be put to death. They shall stone them with stone. Their blood shall be upon them. Grabe ka naman, Kuya James. O Brother James, pinapatay. Yun ang sinabi ng Panginoon. Amen. Pinapatay. Tingnan pa natin sa Deuteronomy 18:9-12. When thou art come into the land which the Lord thy God giveth thee, thou shalt not learn to do after the abomination of those nations. There shall not be found among you anyone that maketh his son or his daughter to pass through the fire, or that use divination, or an observer of times, or an enchanter, or a witch, or a charmer, or a consulter with familiar spirits, or a wizard, or a necromancer. Okay? For all that do these things are an abomination unto the Lord. And because of this abomination, the Lord thy God that drive them out from before thee. Linaw po niya, ano? Lahat kasama. Wizard, lalaking witch. Witch kasama, necromancer. Okay? Yung mahilig sa mga observer of time. Anong tawag dyan? Horoscope. Ay, birthday mo ngayon. Meron ka, ano ka, Libra ka. Sa September, tulad ito, Libra. Pag Libra ka, itong mga gusto mo. At magsusuot ka ng kulay na ganito. Okay? Pag naniniwala kayo dyan, you are exercising what? Yan, no? Observer of time. Enchanter. Okay? Magician. Okay, yung mga magician ngayon, manloloko lang yung trick. Okay, may na-discuss na rin si Pastor niyan eh. Kung paano nila tinitrick yung mga tao sa bilis na kanilang mga kamay. Kala mo magic talaga. Hindi. Charmer, consulter with familiar spirit. Okay, nagkasakit yung anak mo, may pilay, saan mapupunta? Calculario. Okay? May isang instance kami niya kay Ate Jamie. No? Pinukulit ako ng mga matatanda. Dalim mo niya sa akin. Eh, hindi pa ako magandang kaanong talang. Ano, na-review ko sana. Sumamunta naman kami dito.
Tapos maglalagay ng ano, ng kandila. Tutulog. Ayun yung ano! Kasi ko ng budo mo, ano man. Eh syempre, pero parang kandila na namin na sa tubig. Tinatawas ka. No, na ano ka na? Ang baka na larong batang to. Nakusog ka. Lawayan na, lawayan. Hmm? Yan po ang ginagawa ng lalong-lalo na tong celebration na to. Okay? Napaka-demonic. Napaka-straightforward, ha? Ito yung mga mumu, mga Dracula. Ano yung mga sikat ngayon, kinakatakutan natin mga palabas? Yung mga... Zombie. Okay? Kung nanonood kayo ng mga ganyan, tinatakot niyo yung sarili niyo at kayo ay napapasok dito. Okay? Hindi natin aware tayo. Nanonood tayo ng mga nakakatakot. Okay? Mga matitindi kayo, yung mga dagrat yung pumunta dito sa... Conjuring, Nun, yung katakot yung mga lumalabas sa TV. Tumatawag sa telepono. Ano na ngayon eh? Yung technology. Kahit saan yan. Hmm? Yan po ang ginagawa sa atin. That is a direct attack to God. Ina-attackin yan ang ating Diyos. Na ayaw niya sa mga bagay na yan, yan ngayon ang ginagawa ng sanlibutan. Sineselebrate pa nila. Okay sana kung sila-sila lang eh. Hindi, lantad. Pumunta ka sa restaurant ngayon, yan ang tema. Saan ka, kahit saan pa tumingin? Okay? Yan ang theme. May mga sapot-sapot doon natin, normal. Tapos siya natin, mga sapot-sapot. Okay. Yung mga wet doon, kasi nakakatakot nyo naman. Okay. Madilim. Mahimik sila sa madilim. That is a direct attack to God. Ayaw natin yun, atakihin ang Panginoon. Pero ang Panginoon natin, alam niya kung paano siya a-atake pa ba. Okay? Ngayon, tayo bilang mga anak niya na nampalataya sa kanya, anong gagawin natin? Susunod ba tayo sa alon ng sanlibutan o hindi tayo aayon doon? Okay? Next, inatake niya ng Diyos, sino ngayon ang susunod niyang aatakihin? Ang pamilya. Okay, bakit ko sinabi yan? Okay, sabi dyan sa Genesis... Genesis 3:1. Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Ye, had God said, ye shall not eat of every tree of the garden? Okay? Anong gusto kong pakita dito? Anong gusto natin makita dito? Pag sinabing subtle way, hindi mo mahalata. Ngayon, ang pinapront nila dyan mga bata. Okay, mga baby na sinusuotan nila ng merong demonyo, may anghel, iba-iba, may tiyanak. Okay? Bakit mga bata ang ginagamit nila? Yung una kong picture eh. Kasi napaka-inosente ng bata. Tayo bilang mga Kristiyano, dapat meron tayong innocenting pag-iisip. Pero, anong ginagawa nila? Dinudumihan nila yung ating innocenting pag-iisip. Atake sa unang pamilya, Adam and Eve, niloloko, dinadagdagan ang salita ng Panginoon, tinitwist yung salita ng Panginoon. Ganyan ang ginagawa sa atin ng sanlibutan ngayon. Diyan, dahil dyan sa Halloween, tinitwist niyan yung ating pag-iisip. Masaya yan eh. Party lang naman ang pupuntahan namin eh. KJ nyo naman. Mag-party kayo sa amin Halloween. Mga subdivision ngayon, usong-uso yan.
No? Dati nga sa masakay pa ako din dati. Bibili pa ako ng candy. Walang alam ko may bata nang pupunta doon. Kasi makikita ko yung bata. Napaka-cute na mga bata. Harap na si Rafi. Okay? Napaka-inosente. Susuutan nila ng nakakatakot. No? Baliktad. Sabi niya sa Leviticus 25, "Then I will set my face against that man and against his family and will cut him off and all that go a-whoring after to commit whoredom with Molech from among their people." Si Molech po isang Diyos-Diyosan. Ang ginagawa ng mga pamilya para pagpalain sila, iaalay nila yung kanilang mga anak. Iaalay nila yung kanilang mga anak. Anong gagawin? Susunugin po. Indirectly, ngayon ang ginagawa ng mga tao, inaalay nila yung mga anak nila para sa Halloween. Hindi masaya eh. Walang namamatay, pero we are polluted spiritually. Napupulyot ang buong pamilya. Hindi naman pupunta yung bata doon sa Halloween party kung hindi dadali na magulang. Hindi dadali ng kuya, hindi dadali ng ate, hindi dadali ng tatay, ng nanay. Diyan ang nasama ko pa yan dati sa Halloween party. Si Dora the Explorer. Hindi ako ng tawad sa Panginoon kasi hindi ko pa alam. Pero ngayon, pinapaalam sa atin ng Panginoon kung ano ang dapat na maging damdamin natin sa ganitong mga subtle na pamamaraan ng kalaban. Okay? Yung mga hindi pa naka-attend ng huwag nyo nang barakin pa. Masaya yan. Iinganyuhin kayo. Maraming pagkain, maraming kasiyahan, madilim, maraming mga lights. Iba-ibang napakaganda kung iyaan mo sa i-compare mo sa sanlibutan. Magbubusog yung mata mo sa nakakatakot, magical, mysterious, lahat nandun na. Pero ayaw yun ng Diyos. Okay, sabi dito sa Deuteronomy 29:18, "Lest there should be among you man or woman or family or tribe whose heart turneth away this day from the Lord our God to go and serve the gods of this nation. Lest there should be among you a root that beareth gall and wormwood." Okay? Tinitira nito ang pinaka-basic unit ng gobyerno, which is the family. Pamilya natin. Okay? Pagka mga kabataan, pagka niyaya kayo, sabihin nyo agad sa tatay nanay nyo. Sana naman naturuan yung mga tatay nanay nyo. Pero yung mga nandito, okay? Yung mga nandito, naturuan. Naturuan tayo, yun pa yung gusto natin gawin. Nakalungkot na okay, pag nandun na kayo, nandun kayo sa nagtatrabaho kayo, mga boss nyo, sa ano pa kayo, tulungan mo ako, gagawa ko ng isang horror. Magbayad ka ang contribution tayo, gagawa tayo na nakakatakot na. Ganyan po ang gagawin sa atin ng sanlibutan. Tatayo ba tayo? Kasali ba tayo? Makikipag-participate ba tayo? Really? O stand, magtatayo-tatayo tayo para sa Panginoon. Ito'y atake sa ating Diyos at atake sa ating pamilya. Ilang minuto ba ako? Kunti lang, matatapos ko natin. Isa na lang yung ina-atake ito, nakita natin. This is attack to individual. Atake personal sa iyo. Okay? Atake sa Diyos, atake sa pamilya, atake personal sa iyo. Mismo sa iyo.
Okay, basahin natin sa Matthew 6:22-23. The light of the body is the eyes. If therefore thine eyes is be eyes be single, thy whole body shall be full of light. But if thine eyes be evil, the whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness? Ano daw gusto pakita sa atin dito? Kung ano yung pinipid mo sa mata mo, yan ang pumapasok sa iyong puso. Okay? Tandaan po natin yan. Kung ano yung pinapanood mo, binabasa mo, ano pa, naririnig mo, actually hindi lang yan pang sa paningin, naririnig mo, binubulay-bulay mo, lagi mong iniisip, okay? Ang mata po natin, napaka-open yan sa lahat. May dumaan dyan, makikita mo. Di ba na lang kung balabo na paningin mo? Okay? Napapanood, nakikita, nagre-register po yan sa utak natin. Matinding registry. Kumbaga sa computer po, yan ay isa sa mga input devices natin. Kaya ano ba yung mga input devices sa computer? Keyboard, camera, di ba? Scanner, mouse. At ang pinakamalaking input device ng isang tao para sa labas ay ang kanyang mata. Pag yan ay pinasukan mo ng kadiliman, eh sabi dyan, paano pa yan liliwanag? Napanood mo palagi. Musunusunay yan, di ba? One Piece. Napapanood ko yan. One Piece. No? Napaganda si Pia Stephen. Nanood ko yata One Piece eh. Pero dapat yan na, nakarang araw, pinatay mo eh. Okay? Ang daming mga bagay na pwede nating ipasok sa atin, dapat lang alamin natin kung yan ay kadiliman or kaliwanagan. Okay? Salamat sa Panginoon. Clear siya sa ang kanyang mga salita. Okay? Sabi dito sa Matthew 14:26, and when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a spirit. And they cried out for fear. Mga lalaki to ha. Mga ano yan, strong men. Mga fishermen sila iba dyan eh. Nakikita na kayo mga mangisda. May payatot bang mangisda? Mga mali lalaki ng katawan yan. Tapos nakita nila ang Panginoong Yesus, na hindi nila muna na namalayan na ang Panginoong Yesus pala yun, lumalakad sa tubig. Okay? At sila ay na-trouble. Okay? Nagulumihanan sila. Is it a spirit? And they cried out for fear. Sila ay nagsisigaw. Ah! Ano sila yun? They cried out. Hindi nang miyak ah. Sila ay nagsisigaw. Sobrang takot. Okay? Yung Halloween, anong ginagawa sa atin nung pinatakot tayo? Fear. Directly at sa puso natin. Lahat ng palabas, gabi ng lagi mo. Ay, magandang gabi! Bayan? Wala na, si Jessica sa uho na lang. Lahat ng katatakutan, mapapanood mo. Halloween. Pumunta ka sa movie house. Lahat Halloween. Ang palabas. Yung napagdaldang ako na kanya, naglalakad ako papunta ng Ayala eh. Yung nakakita ko ng mobil, ang palabas ngayon, puro Halloween. Tinatakot tayo. Isa yan sa mga movie industry na napaka yabo o mayaman kasi nga, tinatakot yung tao. Yung mga tao kasi gustong magpatakot. Bibili ka ng ticket. Magkano ang ticket ngayon?
300, bibili ka para matakot. Imagine mo yun. Paano mo gagawin yun? Sabihin, na-hook ka na. Gusto mong tinatakot-takot ka. It's a direct attack to your individuality. Personal yun. Pasok yun hanggang sa iyong soul. 1 Peter 5:8, be sober, be vigilant, because your adversity, the devil, as a roaring lion, walking about, seeking whom he may devour. Okay? Dapat lagi kang gising, hindi ka laging tulog. Okay? Hindi lang to yung sober na gising, ha? Okay, spiritually sober ka. Alam mo kung anong nangyayari sa paligid mo. Okay? Ay, Halloween. Kailan yan? Sige, ano? Party kayo dyan. Sabi sa John 10:10, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have in more abundant, it have it more abundantly. Okay? Pinapertend dito ng Panginoong Jesus, yung thief, yung magnanakaw. Sino bang pinakamagnanakaw dito? Father of all thieves. Si Satan, ang devil itself. Okay? Pumunta daw siya dito para agawin. May inaagaw siya sa atin. Ano yung inaagaw niya sa atin? Fear. Dapat meron tayong takot sa Diyos. Nagkakaroon tayo ng takot sa ibang bagay. Manood ka ng mga horror movies. Ewan kung hindi mo mapanaginipan yun. Okay? Ano yung pinapasok mo sa isip mo? Kami ng bata kami, pag wala yung parents ng isang kaibigan namin, ako, pupunta na kami dun sa movie, hirap kami ng VHS. Ano yung palabas na yun? Katatakutan. Horror. Matinahanap-hanap ng... Hindi namin alam may kinukuha sa amin ng kalaban. May kinukuha sa atin. Matakot ka sa mga bagay na yan. At huwag kang matakot sa Diyos. Okay? Yan ang ninanakaw po sa atin. Yung tunay na takot. Okay? Mga ganun ka lang, matakot ka na. Matay ka agad sa takot. Kaya may mga bata ngayon, pag pinatay mo yung ilaw, takot na takot. Tanungin mo, bakit? Nanood yun kung ano man yung hindi dapat na pinapanood. Kinukuha ng kalaban ang takot na para sa Diyos, nilalagay niya sa mga bagay na hindi dapat katakot-takot. Okay? Ngayon ang gagawin natin, ito'y atake sa Diyos, atake sa ating pamilya, at atake sa ating individuality, sa ating personal. Ano ngayon ang gagawin natin? May ilang minuto pa ako, 8:30 pa lang. Parang 30 minutes pa lang mag-discuss. Sabi dyan sa Ephesians 5:11, ito'y po yung mga ginamit natin. After, ginawa ko lang yung mga ibang ginamit natin dun sa ating napakaganda po ng ginawa natin doon. Okay? Kaya paano po gano'ng kaganda? Nagiging parang liwanag tayo ng sanlikutan sa madilim. No? Actually, at least nagamit natin yung social media ng maayos. Okay? Yung kayo matakot ko nang sasabihin ng iba. Okay? Pag tumayo tayo para sa Panginoon, ang Panginoon ay tatayo para sa atin. Tandaan niyo po yan. Salamat din sa nung sinabi, narinig ko rin sa boss ko nung, ay si James hindi yan sumasali sa kanila. Napaka, ewan ko, magandang pakinggan ko yun.
Kasi alam talaga nila na natutunan ko to, tinayuan ko na. Okay? Resolve na tayo dapat. Huwag lang tayo mag-demon yung resolve. Okay? Sabi dyan, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Okay? Magkaalit ka na, reprove mo nga yun eh. Kasama ko siya, sabi ko sila, ba't isasama yung mga anak niyo, kapatid niyo, para saan? Sila na mag-isip kung basta nabigyan ko nila ng warning. Okay. Sabi dyan sa Leviticus 26, and the soul that turneth after such as have familiar spirit and after wizard and go according, parang naulit ko. Banda natin yung 1 Corinthians 10:10 to 21. But I say that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to devils and not to God. And I would not that ye should have fellowship with devils. Ye cannot drink the cup of the Lord and the cup of devils. Ye cannot be partakers of the Lord's table and of the table of devils. Huwag niyong i-confuse yung mga sarili natin. This is an attack to our individuality. Ito'y atake personal sa atin. Sabi dyan, kung umiinom ka, kasama ka ng Panginoon sa cup niya, sa paghihirap niya. Tapos, may ki-party ka dun sa gawa ng kalaban. Ano ka? Palimbing ganun. Mix and match ka. Isip po tayo kung nasan tayo. Sabi dyan sa Psalms 101:3, I will set no wicked things before mine eyes. I hate the work of them that turn aside. It shall not cleave to me. Alam po natin ang verse na yan. The words of the Lord I kept in my heart that I will not sin against thee. Ito po yung mga ibang mga verses. Ngayon, bumalik po tayo dun sa ating pinaka-main text. Sabi doon, put on the whole armor of God. Paano tayo aatake? Paano tayo lalaban? Kung ang lahat, halos ang lahat ay papunta doon. No? Magpa-party-party. May kiayon sa ayon ng sanlibutan. Anong gagawin ngayon natin bilang mga Kristiyano? Basahin po natin muli. Okay, and finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Okay? Tayo magpalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng Kanyang kalakasan. Put on the whole armor of God that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Okay? Lahat ng palaso ng kalaban. Okay? For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against power, against the ruler of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand the devil, the evil day, and having done all to stand. Okay? Nakadiscuss na rin ito ni Pastor, no? Laban tayo, sige, gera. No? Pagka unang atake ng kalaban, ikaw pa agad yung patay. Ano ba nun? Hindi naman lamang na agante. Yung palabas na gano'n, nabibilangan sila kung ilan yung napapatay nila. Lord of the Rings yata, medyo satanong din. Pero binibilang nila, 1, 2, 3, kung ilan yung napapatay nung... Tapos yung isa naman, maliit lang. Kung ilan yung napapatay nila, nabibilang, yaya ba nga ito. Ikaw, Kristiyano ka. Naturing ang Kristiyano ka. Pagdating sa laban, ikaw unang patay. Yapang mo pa eh, no? Yapang mo.
pag alam, patay ka agad. Sino ba yung ganun? Ayaw natin ng ganun, di ba? Sabi dyan, wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Stand therefore, having your loins girt about with truth. Okay? Siya pong ang truth, ang kanyang mga salita. Okay? Thy word is truth. And having on the breastplate of righteousness. Okay. Makakita na kayo yung breastplate. Anong pinaprotektahan po nun? Yung puso natin, yung mga internal organs natin dito sa katawan natin. Tamaan ka dito, okay lang. Pero tamaan ka sa puso, patay ka agad. Okay. And your feet shod with preparation of the gospel of peace. Okay, yung paa natin po, yan po yung nagdadala ng salita ng Panginoon sa iba-ibang mga lugar. Hanggang halahala na punta tayo, hindi ko akalain. Kahit saan tayo pumunta, pwede tayong magbahagi ng salita ng Panginoon. Ngayon, yan din yan yung pinakadulo niya. And mamaya ako yan bibigyan ng tiin. Okay? Ganda nga ng sapatos mo. Bakit yung mga sapatos ng mga construction worker antitibay. Nakita na kayo ng construction ng, ayan ang, sapatos ng construction worker. Hindi siya magganong kaganda, pero solid siya kasi yung pinaka-toe niya bakal. Sana ganun yung mga sapatos natin para sa Panginoon. Bakal, hindi maporma, pero functional. Lalo pa lang at baka mahiligaw sa sapatos eh. Forma lang. Okay? Yung pag-running, ginamit mo pang basketball pag natapilo ka ng aray. Hindi kasi siya built para doon. Ganun lalo na pagka ikaw ay sundalo ng Diyos. Yung sapatos mo natatanggal. Maluwang. Huwag sana maluwang yung sapatos natin. Okay? Above all, taking the shield of faith, okay, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Okay, kahit anong tira sa'yo, meron kang shield. Captain America na naman naisip. Kasi yun yung pinakamagandang ano niya, shield eh. Yeah. Anong pangalan ng shield niya doon? Vibranium niya na yun. May shield. Meron tayong pananggalang. Lalaban tayo, may pananggalang tayo. And take the helmet of salvation. Bakit daw kailangan natin ang helmet? Isang tama sa utak mo, patay ka agad. Ano daw ang helmet ng ating ulo, spiritually, ang ating kaligtasan. Sino mga ligtas dito? Meron kayong helmet. Baka yung helmet nyo, manipis na. No? Dapat yan inililinis at pinapaayos. Tama? Parang sa bike. Di ba? Gagamit ko ba ng helmet na defective? Nakita na kayo yung helmet pagka motorbike. Para matest nila yon, anong ginagawa? Hinahampas ng maso. Hahampasin nila yun ng maso. Tang! Pagka hindi yun bumiyak, ibig sabihin matibay na helmet yun. Yung kaligtasan nyo ba matibay pa sa helmet nyo? Sa ulo nyo? Pag hindi na, matakot ka na. Ang kaligtasan natin hindi mawawala at pinamaganda ka.
Kaso lang na minsan nakakalimutan nyo yung kaligtasan natin tinanggap sa Panginoon. And the sword of the Spirit. Yung meron pala tayong panlaban, sword. Okay? Nakita na kayong aso na galit? Nakasalubong na kayong asong galit? Anong gagawin mo kung may asong galit? Kasi mahanap ka na. Pamalo ka lang. Dapat meron ka kasi talo ka dun. Pag wala kang pamalo. At pag aambahan mo yun, tatakbo ka agad yun. Yun yung magandang binigay sa atin ng authority ng Panginoon. Kahit na liyon yan, kahit pagka hinarap mo yan, at meron kang weapon na para mapatay mo siya, okay, tatakbo yun. Tandaan nyo, huwag kang takot. Tinatakot ngayon tayo ng Halloween para tayo maging duwa. Okay? Ngayon, kung meron tayong, alam natin na meron tayong espada ng katotohanan. Ano yung espada natin? Spirit. Okay? Sword of the Spirit, which is the Word of God. Ang salita ng Panginoon. Pag hindi ka na nagbabasa ng salita ng Panginoon, yung sword mo, mapurol. Gusto mo ba yung sword na mapurol? Maghiwa ka nga ng kamatis eh, tapos mapurol yung ano mo, makakasal ka eh. Diba? Lalo na pag may kalaban ka, mapurol na yung iyong espada kasi hindi mo binabasa, hindi mo hinahasa. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the bones and marrow, and it's a discerner of the thoughts and intents of the heart. Salamat po sa ating verse na yan. Palagi natin nakikita sa alahala dati ng dito yan. Okay? Sana tayo. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit. Kailangan mong manalangin. Pag hindi ka nananalangin, malaki problema mo. Hindi kumain, nakakalimutan mo manalangin. Pinaka-basic po yun. Magpasalamat ka sa Panginoon. Ipanalangin mo yung sarili mo, yung pamilya, at ang mga kapatid mo sa pananampalataya. Dahil lahat tayo, individually, tinitira ng kalaban sa ganitong paraan. Okay? Isa lang po yan sa mga pamamaraan nila. Sabi diyan, watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Pinapanalangin mo lahat ng mga pangangailangan ng mga kapatid. Hindi lang yung pangangailangan mo. Mag-pray tayo, lahat puro nakatingin sa'yo. Kapag-pray mo ako, ganito, puro lahat sa'yo. Okay? Sabi dyan, tumingin ka rin sa pangangailangan ng iyong mga kapatid. And for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in bonds, that therein I may speak boldly, and I ought to speak. Pag tayo ay na-preserve natin yung tira ng kalaban sa ganitong paraan, tayo ay nagiging bold lalo sa pagtayo sa salita ng Panginoon at pangangaral ng salita ng Panginoon. Okay, magandang opportunity po ito. Alalahan nila yung mga patay. Okay? Salamat. Pagka meron kayong mga reunion, pupunta kayo, ipangaral nyo yung salita ng Panginoon. Maging bukang bibig nyo na merong kaligtasan sa Panginoon. At ang lahat ng tao ay mamamatay pero hindi sila mag-mistulang patay. Sila'y matutulog lamang kung sila'y mananampalataya sa tunay ng Diyos. Ang Diyos na nagbigay ng buhay at Diyos na nagbigay ng buhay na walang hanggan. Tandaan po natin.
Okay? Maganda po yung tradisyon natin na kikita lahat ng mga pamilya para at least, okay, nababahagi natin sa mga loved ones natin ang pagtayo para sa Panginoon. Okay? Hindi para tayo ay sumang-ayon lamang sa takbo ng sanlibutan. Okay? Salamat sa Panginoon, binigyan tayo ng kaligtasan. Sabi dito, be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth shall he also reap. Tandaan po natin, kung saan tayo tumatayo ngayon sa ganitong mga pagdiriwang, okay, alam natin ang Diyos natin na hindi natin mamamak, hindi natin maluloko. Kahit anong pagsisinungaling mo, alam niya ng Diyos. At salamat sa Panginoon, pinapaalam niya yan sa kanyang mga lingkod. Whatsoever man soweth, that shall he also reap. Pasok kayo ng garbage dyan sa inyong mga isipan, pamagitan ng inyong mga mata. Marireap niyo dyan garbage, kadilingan. Pero kung puro kalinawagan ng salita ng Panginoon ang papakain natin dyan, we fellowship with fellow Christians. Hindi tayo na kayo pag-fellowship sa sanlibutan. Kaibigan natin sila, gusto nila natin silang madalating ito. Okay? Gusto natin silang maligtas, pero hindi natin sila kaibigan in the sense of kaibigan natin sila. Okay? Hindi tayo makikipag-Halloween party sa kanila. Be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, thus shall he also reap. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat pong muli sa pagpapaalala mo, Panginoon. Ang kalinawagan ng iyong mga salita sa mga celebration na ganito, Halloween, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, napaka-dark. Napaka-umpisa pa lang, Panginoon, nakita natin ang history niya. Wala pong bagay na makukuha sa isang maduming bagay. Yan po ang sabi niyo sa inyong mga salita. Salamat, Panginoon. Patuloy niyo kaming pinapaalalahanan. Tumayo sa inyong mga salita. At boldly, Panginoon, ipahayag, Panginoon, ang inyong mga salita sa ibang tao. Nangangailangan, Panginoon, ng inyong kaligtasan. Gamitin niyo kami, Ama, sa darating na November 2 at sa mga araw na ito, Panginoon, marami po kami makikita. Mga nagpa-party, nag-celebrate ng ganitong paraan, Panginoon. Bigyan mo kami ng katalinuhan, Panginoon, maipahayag sa kanila na ito'y mali. Ganun din, Panginoon, patuloy kong pinapanalangin pag alis mamaya nila, Pastor, kaya po kami nang mag-ingat sa kanila po pupuntahan. Sabayin niyo sila, ibalik niyo sila muli dito sa amin, Panginoon, safe and sound. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga position. Ganun din, Panginoon, sa aming pag-iwahiwalay, salamat, Ama. At meron kaming dala, Panginoon, hindi mananakaw sa amin, unang-una ang kaligtasan, pangalawang inyong mga salita. Itago namin ito sa inyong aming mga puso para hindi kami, Panginoon, magkasala sa inyo. Salamat pong muli sa gabing ito. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Amen.